praying. Lagi kang manalangin. Huwag mong katatamaran manalangin. Amen. Buhay mo yan. Pag-asa mo yan. Because when you pray, God will open the heaven. You allow God to move. So Psalms 46 verses 1 and 2, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble, so we will not fear when earthquake comes and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam, let the mountains tremble as the waters surge. God is our refuge. Wala kang dapat ikatakot. Lagi may pag-asa. Lagi mayroong gagawin ang Diyos sa ating buhay. Kahit we are in the midst of pandemic, lagyan man ang manibagong pangapangalan ng mga pandemic sa panahon na yan, iisa lang ang pangalan na magliligtas sa atin at yan ang ating Diyos na buhay. Amen. Ang pangalan ng ating Panginoon, pero kailangan mo magkaroon ng pag-asa nang sa gayon magkaroon ka ng breakthrough sa ating pong buhay. So Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous, do not fear as or to be dread in death, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor even forsake you. Yes. Marahil iniwan ka ng asawa, iniwan ka ng kaibigan, iniwan ka ng maraming tao, pero Lord, never kang iiwan. Wala sa vocabulary ng Diyos. Amen. Di wala ka dapat ikatakot. Pag gano'n ang iyong prinsipyo, lagi kang may breakthrough sa buhay. Lagi mayroong ginagawa at may gagawin ng Diyos sa ating pong buhay. Be strong and courageous. Kaya po makita po natin Isaiah 41 verse 10, napakaraming pangako, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am the Lord your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano bang gusto mong I will na gusto mong gawin ng Diyos sa iyong buhay? Sinabi na ng Diyos lahat, kapag mahina ka, papalakasin kita. Fear not, for I am with you. Lagi kang matatakotin, nandito na ako sa iyong tabi, nandito na ako sa iyong buhay, meron ka ng Father, Son, and the Holy Spirit, nandiyan ang aking salita, nothing to fear. Amen. Nandiyan lagi ang Diyos. Do not be dismayed, for I am your God. Sinabi na, ako ang iyong Diyos, sabi magagawa ko na maraming bagay. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Bakit natatakot pa rin tayo? Hope amidst chaos. Kaya ganun lang po ang encouragement ni si Panaya sa kanyang bayang Jerusalem dahil natatakot na mo sila. Pero lagi niya sinasabi, there is hope amidst chaos. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Sinabi na ng Diyos yan. Napakaganda ho ng plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaso may plano kang iba. Your plan are not aligned to the plan of God. Lagi nating iisipin na napakaganda lagi ng plano ng Diyos. Kaya lang may sarili kang plano eh. Parang, anak, dito kita itadaan. Pero gusto mo dito sa gantong daan. Paano matutupad ang plano ng Diyos kung may sarili kang plano? Align your plan to the plan of God. Sabi po ni Martin Luther King, we must accept finite disappointments but never lose infinite hope. Martin Luther King said, we must accept finite disappointments. Sabi, napakaraming disappointment, yes. Andiyan yan eh. Di ko natin pwede alisin yung mga ganyang bagay. Pero we can overcome all those disappointments. Pero ang sabi niya, never lose an infinite hope. Sapagkat ang infinite hope, walang hanggan. Lagi kang may pag-asa. Si Albert Einstein said, in the middle of difficulty lies opportunity. In the middle of pandemic, in the middle of chaos, in the middle of problems, laging may opportunity may gagawin ang Diyos. Amen. Laging nandiyan ang Diyos eh. Hey, you've been sabihin dead and na. No. Laging mayroong pag-asa sa Diyos. Can I mean amen? Kaya kung titignan po natin sa panahon po ng ni Sepanaya,